Sama-sama tayong matuto sa isang masayang mundo ng agham. Mga bata, handa na ba kayo sa isang agham-amazing na aralin? Agham-amazing kay Teacher Ethel Fon ng learning. Agham-amazing, siguradong siyensya ay exciting. Agham-amazing. Ang solid. Ito ay may sariling hugis, bilog parihaba o parisukat, teksturang magaspang o makinis, timbang na magaan o mabigat, maaaring malambot o matigas, may sukat na malaki o maliit, may kulay tulad ng pula at rosas, ang unang uri ng matter, ang solid. Uy! Namiss ko kayo, mga munting scientist! Oras na naman para sa isang agham-amazing na aralin. Sa mga nagdaang aralin, ating natutunan ang tatlong uri ng matter. Solid, liquid, at gas. Solid, liquid, gas. Disserting sa around us. Nahirapan ba kayong humanap ng mga halimbawa ng solid, liquid, at gas? Huwag kayong mag-alala dahil mas pag-aaralan pa natin ang bawat isa. Ang ating katawan mismo ay binubuo ng matter. Ang ating balat, buto, at laman loob ay solid. Ang pawis, luha, at dugo na dumadaloy sa ating katawan ay liquid. At ang hangin na pumapasok at lumalabas sa ating katawan ay gas. Sa araw na ito, mas pagtuunan natin ng pansin ang unang uri ng matter, ang solid. Pagmasdan mo ang iyong paligid, may iba't ibang kulay ang mga bagay na ating nakikita. Magkakaiba rin ang laki ng bawat isa. May iba't ibang hugis din tayong nakikita. Pag hinawakan natin ang mga bagay na ito, nararamdaman natin ang bigat, tigas, lambot at gaspang ng mga ito. Upang lubos nating maunawaan ang ating aralin, tayo muna ay magre-review gamit ang mahiwagang bag na ito. Ano kaya ang laman nito? Bago natin tingnan, alamin muna natin. Ang solid ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura, gaya mismo ng bag na ito. Unahin natin ang kamiseta. Ito ay kulay rosas. Maliit ang sukat nito. Ito ay malambot at magaspang. Ang kamiseta ay solid sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura. Isunod naman natin ang chapstick. Masdan nyo ang lalagyan nito. Ito ay kulay maroon. May maliit na sukat, hugis, parihaba. Ang lalagyan ng chapstick ay solid sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura. Ano ang masasabi mo? Sa kahon, ito ay kulay berde. Maliit ang sukat. Ito ay hugis, parisukat. Ang tekstura nito ay makinis at matigas. Ang kahon ay isang solid sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura. Ano ang masasabi mo? Sa orasan, ito ay maliit. Kulay asul. Makinis ito at matigas. Ito ay hugis oktagon.
sapagkat ito ay may walong gilid. Ito ay isang solid, sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki, at tekstura. Masdan naman natin ang bell. Ito ay kulay dilaw na may halong itim. Ito ay maliit, matigas, at makinis. Ang ilalim ng bell ay hugis bilog. Ito ay isang solid, sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki, at tekstura. Ang lahat ng solid ay may sariling hugis, kulay, laki, at tekstura. Ngayon mga bata, masdan nyo ang mga bagay sa aking paligid. Ano-ano ang mga kulay na inyong nakikita? Makikita ninyo na ang lahat ng bagay na nasa aking paligid ay solid, sapagkat ang lahat ng ito ay may sariling kulay. Tandaan, ang solid ay may sariling kulay. Ito ay maaaring pula, asul, dilaw, kahel, lila, berde at iba pa. Pati sa pagkainan, marami ka rin makikitang solid. Suriin natin ang mga bagay na nasa ibabaw ng lamesa. Ang baso ay mabigat. Ang plato ay hugis bilog. Ang aking kutsara at tinidor ay kulay asul. Ang placemat na gamit ko ay magaspang. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa laki o sukat ng solid. Suriin nating mabuti ang mga larawan. Kung inyong napapansin, may mga bagay na magkakapareho, subalit magkaiba ang kanilang laki. Samahan niyo ako at hanapin natin ang magkakaparehong larawan na may magkakaibang laki. Atin silang pag-ugnayin. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang maliit na bola ay para sa malaking bola. Para sa ikalawang bilang, ang maliit na saging ay para sa malaking saging. Para naman sa ikatlong bilang, ang malaking aklat ay para sa maliit na aklat. At para naman sa ikaapat na bilang, ang maliit na upuan ay para sa malaking upuan. At para naman sa panghuling bilang, ang malaking durian ay para sa maliit na durian. Napag-ugnay natin ang solid na may malaking sukat at maliit na sukat. Tandaan natin, ang solid ay may sariling sukat. Ito ay maaaring maliit o malaki. Ngayon naman mga bata, ating tuklasin ang tekstura ng isang solid. Balikan natin ang solid na bag. Ano pa kaya ang nilalaman nito? Alamin natin. Tuwalya. Ito ay ating ginagamit sa pagligo. Ito ay malambot. At magaspang. Isunod naman natin ang bato. Ito ay madalas nating nakikita sa labas ng ating tahanan. Tingnan nyo! Ito ay matigas at magaspang. Suriin naman natin ang ball pen. Ginagamit din ito sa pagsusulat. Ito ay matigas at makinis. Sunod naman natin picture frame. Ito ay matigas
at makinis. Suriin naman natin ang tissue. Ito ay malambot at magaspang. Tandaan, ang solid ay may sariling tekstura. Ito ay maaaring malambot at madigas, makinis o magaspang. Ngayon naman mga bata, nais kong humanap kayo ng limang solid na makikita sa inyong paligid. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo para humanap. Nakahanda na ba ang mga solid na inyong nakita? Ito naman ang mga solid na aking nakita. Atin ding itatala ang ating maoobserbahan sa mga bagay na ito. Simulan natin! Ito ang limang solid na aking nakita sa aking paligid. Globo, pitaka, tinapay, pinggan, at cellphone. Una, ang globo. Ito ay may iba't ibang kulay. Hugis bilog. May malaking sukat. Ito ay matigas at makinis. Ikalawa, ang pitaka. Ito ay maliit ang sukat. Kulay itim. Hugis parihaba. Ito ay matigas at magaspang. Ikatlo, ang tinapay. Ito ay kulay puti. Hugis tatsulok. Maliit ang sukat. Ito ay malambot at magaspang. Ikaapat, ang plato. Ito ay kulay puti. Hugis parisukat. Matigas at makinis. Ito ay may malaking sukat. At panghuli, ang cellphone. Ito ay kulay itim. Hugis parihaba. May maliit na sukat. Ito ay matigas at makinis. Kamusta ang inyong naging gawain mga bata? Naitala nyo ba ng maayos ang mga bagay na inyong nakita sa paligid? Naitala nyo rin ba ang kulay, hugis, laki at tekstura ng solid na inyong nakita? Lagi nating isaisip, ang solid ay may iba't ibang katangian. Ito ay ating mauuri ayon sa kanyang kulay, hugis, laki at tekstura. Ngayon mga bata, dumako tayo sa ating pagsasanay. Panuto, markahan ng check ang bagay na magaspang at X naman kung ito ay makinis. Para sa unang bilang, hollow block. Para sa ikalawang bilang, salamin. Para sa ikatlong bilang, bote. Para sa ikaapat na bilang, durian. At para sa ikalimang bilang, troso. At para sa ikaanim na bilang, orange. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, hollow block. Check! Ito ay magaspang.
sa ikalawang bilang, salamin. X, ito ay makinis. Sa ikatlong bilang, bote. X, ito ay makinis. Sa ikaapat na bilang, durian. Check, ito ay magaspang. Sa ikalimang bilang, troso. Check, ito ay magaspang. At sa ikaanim na bilang, orange. X, ito ay makinis. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Panuto, lagyan ng check kung ito ay matigas at X naman kung ito ay malambot. Para sa unang bilang, teddy bear. Para sa ikalawang bilang, bola. Para sa ikatlong bilang, bato. Para sa ikaapat na bilang, plato. Para sa ikalimang bilang, tuwalya. Para sa ikaanim na bilang, baso. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, teddy bear. X, ito ay malambot. Ikalawang bilang, bola. Check, ito ay matigas. Ikatlong bilang, bato. Check, ito ay matigas. Ikaapat na bilang, plato. Check, ito ay matigas. Ikalimang bilang, tuwalya. X, ito ay malambot. At ikaanim na bilang, baso. Check, ito ay matigas. Tandaan natin, ang solid ay may iba't ibang katangian. Ito ay mauuri natin ayon sa kanyang kulay, hugis, laki, at tekstura. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Lagi niyo sanang isaisip, ang batang makaagham, lalawak ang kaalaman. Sa pag-aaral ng siyensya, tiyak na panalo ka! Hanggang sa muli mga bata, ako si Teacher Ethel, ang inyong guro sa agham. Paalam!